straightening effect, na rebonded effect kasi brush type lang siya. Sobrang dali niyang gamitin. Hey guys! Welcome back to my channel. Today's video is a product review of this hair straightener that I got from Lazada. So if you wanna know if this is worth it, just keep on watching! This hair straightener is, again, I got from Lazada for 299 pesos in the shop called Coco Deals PH. So, nahanap ko siya because of May Layug. So, nanonood ako ng mga hauls niya. And then, sinabi niya na worth it nga daw to. And then, na-try na daw niya. So, ayan. Umorder din ako. Sobrang bilis lang. I think nung shipping niya, mga 3 to 5 days lang nandito na. Wala siyang brand actually. So, hair straightener lang siya. Sabi dito, quick and safe P... Ano to? PTC? Or PLCHT? Make perfect shape. Ayan lang. It is a straightener brush. Tada! Ayan. So cute. Yung color niya is pink and... pink and gray. Ayan. Pink and gray. So, nakalagay lang siya dun sa ganito na tray. And then, it comes with this, yung pang-tali dun sa cord. And the manual. Siyempre, wala namang nagbabasa ng manual mo. Pero mahalagang basahin yung manual para makita nyo kung ano siya or para saan siya. So, kunin na din natin. Ayan, nakalagay lang siya sa box na ganyan. And then wala, sobrang cute lang niya. Actually, magaan siya compare sa mga hair straightener or mga iron na na-try ko before. So, we can't complain naman kasi 299 pesos lang siya. Pero sobrang dami na kasi nang na-reviews doon na okay daw naman siya. Wala namang naka-experience ng pangit doon sa straightener na to. So, I guess, so worth naman siya na i-try. Kinuha ko to kasi sobrang pangit kong mag-style ng buhok. I mean, I do makeup, pero hindi ako marunong mag-style ng hair ko. Kitang-kita nyo naman. Tapos, sobrang kapal and unruly ng buhok ko. Every time na nagpapa-dress ako ng hair, like, nagpapa-ayos ako ng hair, yung mga gumagawa ng buhok ko, sinasabi nila lahat na sobrang kapal daw ng buhok ko. One factor siguro kung bakit sobrang alsa tingnan ng buhok. Actually, hindi naman ako kulot. Hindi rin naman siya sobrang pangit. Yun nga lang, sobrang kapal kasi niya. So, yung volume niya, parang sobra. Lagi, feeling ko sobrang alsa niya, ganyan. Tapos, madali din yung buhok ko mag-coop. Like, kapag tinali mo siya, nagkakaroon siya agad ng bewang. So, kinuha ko tong hair straightener na to para matry kung okay ba siya or kung mag-e-effect ba siya sa buhok ko. Kasi, nung simula na nagpagupit ako, ayan, yung buhok ko sometimes tumitikwa siya. Kasi nga, nagpa-haircut ako ng ganyan kaikse. Since bleach yung buhok ko, feeling ko dry na masyado yung dulo. So, pinakat ko na siya ng ganyan. Nang lampas lang sa balikat. And sometimes, kapag nakagre-rest siya, dyan sa shoulder ko, ano siya, nag-fly away. So, ayan, kumuha ko ng hair straightener na to. So, in this video, I'm going to show you kung paano ko siya ginagamit and then kung ano yung effect or hanggang anong level yung kaya niyang pagkaka-straight or pagkakaayos dun sa hair ko. So, etong hair straightener na to, ganyan na yung cord niya. So, you don't need any adapter. Isasaksak nyo lang siya or ipa-plug nyo lang siya. And then, meron siya ditong switch. This one. Ayan. Tinabahan ako kasi akala ko hindi umiilaw. And then, kapag isinwitch mo siya, ayan, makikita mo merong light na umaakyat, bumababa. Oh, hagdan. Tapos, meron siya ditong pang minus and then pang plus. So, sabi dito sa manual, eto daw yung hair heating straightening comb or teeth. So, ayan siya. Hindi siya kagaya ng ibang plancha. Di ba yung plancha palagi tayong napapasok kasi yung iron niya mismo nasa labas na. Eto nasa loob siya. So, hindi ka mapapasok. Though mainit na siya, ayan, malamig yung dito kasi, yun nga, meron siyang plastic na cover. And then, ayun, ito yung temperature indicator. Meron siyang 6 gears. So, depende kung gaano ka-damage yung hair mo or kung gaano ka-straight yung gusto mong i-achieve. Nandyan siya. Ito yung temperature for addition. And then, ito yung pang-minus, pang-down. Ito yung, again, the on and off button. Sabi dito, 360 daw. So, I guess, siguro dahil... I don't know,
kung ano yung sense ng 360 and the handle. So, ipapakita ko sa inyo kung hanggang saan niya kayang straight yung buhok ko. Ayun lang, wala na naman ibang dapat malaman dito. So, yun, for safety purposes, gagamitin nyo lang sa loob ng bahay, syempre, iwasan mabasa. So, let us start. Ipapart ko lang yung hair ko into two. But before that pala, I always use this, yung nakita nyo sa haul ko, kung hindi nyo pa napapanood. Link right here. Max Organics Hair Professionals Premium Keratin 10-in-1 Hair Leave-In Treatment. So, akala ko talaga nung una ano siya, para siyang water. Pero hindi, ano siya? Treatment siya. Para siyang cream, conditioner. Ganyan yung itsura niya. Ayan. White siya and then, ganyan, i-spread ko lang siya sa hair ko before ko siya i-style. Kasi nakakatulong daw to for pre and post-styling hair care, sabi daw doon. So, naniniwala tayo dyan. And then, masirain ang hair natin. So, wala nang mawawala. Kung maniniwala tayo. Ayan. So, lagyan ko lang siya ng konti. Focus tayo dun sa end part ng hair natin kasi sobrang pangit talaga ng hair ko sa dulo. Ewan ko, palagi talaga ako nagkakaroon ng split ends kahit anong hair care ko. Pero actually ngayon, medyo okay na yung buhok. Di ba nakita nyo naman yung videos ko before na talagang sobrang alisado ng hair ko. Pero ngayon, na-lessen na siya. Thankfully, brush lang natin siya ng konti para hindi naman sobrang mahirapan yung ano, yung iron sa buhok natin. Kasi sobrang unruly talaga nung buhok ko. Ang hirap niya, pasunurin. Like, I mean, ay hirap niyang i-straight. Madali siyang pasunurin kapag, ayan, magkakaroon siya ng fly away, ng bewang. Okay siya, pero kapag i-straight, ayaw niya maging straight. So, after natin siyang i-hair comb, ipapart ko lang siya para makita niyo yung before and after niya. I mean, ito yung gagawin natin una pala. Sorry. Ayan. Itatay ko lang to. I mean, ikiklip ko lang siya. Ganyan. Sana wag siyang bumagsak. And then, ayan, mag-work na tayo dito. So, since naka-plug na po yung ano, umiinit na siya, I guess. So, gagamitin natin siya like this one. Like this brush. Yung usual nating brush. Make sure lang na hindi ano sobrang damage naman yung hair mo kasi walang guarantee doon na hindi talaga siya makaka-damage kasi may heat pa rin to, so baka ma-damage pa yung hair natin. And then, look at this. Sa loob kasi dapat. And then make sure din na yung hair nyo is tuyo pag gagamitin niyo to. Kasi kahit naman yung iron, normal iron, 'di ba? Kailangan tuyo yung hair natin para hindi ma-damage. Babawasan ko kasi naka-full siya. Feeling ko sobrang init niya para sa hair ko. Dito lang tayo sa pang-apat. Actually, hindi talaga ako marunong mag-style ng hair. Kaya ito yung binili ko, yung pasuklay effect. Kasi kahit yung plancha, hindi ko kayang gamitin yung plancha. Tapos, yun, maganda rin siya kasi yung hair natin, yung kamay natin, hindi naiinit. Di ba? Ang init sobra ng plancha. Yung paklip na plancha. Dito yung pinaka-stubborn na part ng hair ko. So, dito tayo mag-focus. And pag nasa baba na, ipinapaloob ko siya. Kasi prefer ko yung paloob. Na nakaano siya. Kasi feeling ko ang healthy tingnan kapag paloobin mo. I don't know lang kung gaano siya katagal pag gagamitin nyo na. Siguro depende na rin sa technique nyo or sa kapal ng hair nyo. Since masyadong makapal yung buhok ko, feeling ko medyo matagal ako. And actually, matagal naman ako, generally. Kumilos. Matagal ako sa lahat ng bagay. Ayan. Okay naman. Napaplansya niya. Ang galing nga eh. Ayan o. Yung nadadaanan, nag-i-straight, nawawala yung mga nakataas-taas. Patawarin nyo na ako, no? Kung makeup ko, unti-unting natutunaw kasi mainit po yung plancha. And then, wala po akong electric fan kasi mag-iinay siya. So, ayan. Unti-unti na po tayong pinapawisa. Nagkakaroon na tayo ng instant highlighter sa video. Actually, ito yung pinakamahirap na part. Nalikat siya, di ba, pag nagpa-plancha. As in, tinataas natin yung hair natin.
pinapart natin siya sa apat. Pero hindi ko na siya gagawin kasi brush type lang naman siya. So, parang normal na nagsupply lang tayo. Actually, yun nga yung reason eh kung bakit pinili ko to kaysa dun sa traditional natin na hair iron. Kasi nahihirapan ako dun. Since ito, suklay lang. Ganyan-ganyan ka lang. Feeling ko okay na sa akin yan. Kasi hindi ko rin naman aim yung sobrang straight. Ito lang talaga yung purpose ko eh. Para lumoob siya. Gusto ko yung ganyang effect. Kasi feeling ko buhay siya, tingnan kapag nakapaloob. Diba? Perfect naman siya kung para kanina. You know, cute. Oh. Sakto na sa akin yung hindi masyadong straight na straight. Basta wag lang siya. Ayoko talaga yung hair na naka-addict. So cute! Ma-addict na ako. Mga minsan, ano, hindi na ako nagpa-blancho ng buhok. Ito na lang. Yung baba lang inaayos. Ganyan. Oh, diba? Instant hairstyle. Wait lang. Actually, wala. Diba, ganyan yung buhok ko. Ang bilis niya mag-bewang. Tinaas ko lang ng konti. Ayan, makikita nyo, eto, ayan, medyo okay naman siya, lalo na yung dito sa unahan, tapos nakaloob siya. Hindi kagaya na nito na, ayan o, kung saan siya pumupunta. Ayan lang naman yung main goal ko sa pagpa-plancha ng hair. Tapos, ayan, tingnan nyo to, parang masyado siyang ma-volume, kasi nga, alsa. Eto, nakababa na siya ng konti. Okay, gagawin ko lang yung the rest of the hair ko, and then I will give you my final thoughts about this item. Okay, ayan, I'm done. Pag-style or pag-iron ng hair ko. And feeling ko naman, okay siya. So, na-straighten naman niya, na-curl naman niya paloob yung hair ko, which is my main goal. So, feeling ko, okay naman yung iron na to. Sulit siya for 299 pesos. Yun nga lang, don't expect for a drastic straightening effect, na rebonded effect, kasi brush type lang siya. So, kung ano lang yung naaabot ng comb, ayun lang yung ma-straight niya. Pero all in all, okay naman siya sa kanyang price. The quality is okay. Sobrang dali niyang gamitin. Kaya I will recommend this kung kagaya ko na hindi rin kayo sobrang galing mag-style ng hair or kung kagaya ko na unruly din yung hair mo. So that is all for my review. I think that's sulit, that's worth it. And if you enjoyed this video, don't forget to give it a thumbs up, subscribe to my channel, and share this to your friends. Bye!